Good day, viewers. Welcome to Kalusugan Ay Karapatan. This is Dr. Mencit Padilla. Cancer is among the leading causes of morbidity and mortality worldwide. It affects both the pediatric and adult population and is responsible for an estimated 9.6 million deaths in 2018. The rate of cancer is increasing worldwide with 29.4 million cases projected in 2040. Globally, about 1 in 6 deaths is due to cancer, and approximately 70% of deaths from cancer occur in low and middle income countries, which includes the Philippines. In a study conducted by the National Institutes of Health, 189 of every 100,000 Filipinos are afflicted with cancer, while 4 Filipinos die of cancer every hour, or 96 cancer patients every day. There are many reasons contributing to this public health burden. Apart from the disease and patient factors, we have many health system issues that create barriers to timely diagnosis and treatment. For one, there is a lack of financial protection for catastrophic illnesses such as cancer. Up to 75% of families experience financial catastrophe within a year from diagnosis. This leads to abandonment of treatment, a major cause of treatment failure in our country. Addressing the increasing burden of cancer is part of the Sustainable Development Goals, which our government has pledged to. In February 2019, the National Integrated Cancer Control Act, or Republic Act 11215, was signed to strengthen cancer control in the country, increase cancer survivorship, and reduce burden on families and cancer patients. Efforts are currently underway in the government, together with civil society and international agencies such as WHO, to align and harmonize the implementation of the National Cancer Control Act within the universal healthcare law. In this time of coronavirus pandemic, attention to this important public health concern has been overshadowed. To shed some light on cancer, we have Dr. Jorge Ignacio, head of the Cancer Institute of the Philippine General Hospital, and Dr. Ana Patricia Alcasabas, head of the Division of Pediatric Hematology and Oncology, also of the Philippine General Hospital, in today's episode of Kalusugan Ay Karapatan, entitled Overcoming Barriers in Cancer Care. Dr. George, good morning, and Dr. Tricia, good morning. Good morning. Good morning. Dr. George, let's start the conversation. What is cancer? Well, cancer, in a more simplified way of telling it, is a group of diseases mainly characterized by mutations in the genes where we lose control of the division. So when we call it, there is a loss of control of division, the specified number or the planned number of cells within an organ is exceeded, resulting to the formation of a tumor. So if you can imagine a room which can fit only about 120 people, there will be like 300 or 500 people. There will be one on top of the other. That is how it feels in a tumor. And what more, there is also the loss of that number of days or the lifespan of these cells, making them live longer than the normal. So they tend to actually get out of that room, which means the metastasis, or it spreads from one organ to the other, making it so that it goes into a stage four, as we say. So these are the kind of tumors or the cancers that we have, and it has a different kinds of cancers. So Dr. George, you're saying that there's something, you're starting with something normal and eventually becoming abnormal. It becomes abnormal. Okay, so in layman's terms, can you describe that in another way of saying it for our Filipino patients watching us right now? Okay, it means that yung genes natin, the genes are the one na nagsasabi kung ano ang aktibidades ng isang selula. Ngayon, nandoon din po yung on switch kung saan nagsasabi na, sige, mag-divide kayo, mag,
dumami kayo, no? Pero doon sa mga switch na yon o yung control na yon, nagkaroon ng abnormalities. So yung abnormality na ito nagresulta sa walang control na pagdami. So dumami nang dumami, nagkapatong-patong, gumawa ng isang bukol. No, itong bukol na ito may kakayahan na maglipat-lipat kasi sobrang laki na niya, no. Parang tayo rin 'yan pagka nagkasiksik-siksikan, gusto nating makalumuwag ang ating environment. Yun din, no. Pumunta sa dugo, ililipat kung saan na ibang organo ng katawan natin, kaya nagpapalipat-lipat itong tumor na to na malignant. At alam naman natin na ito ay mataas ang metabolismo, kaya umaagaw din ng mga nutrients ng ating katawan. Kaya iyon ang nagsasanhi ng paghina ng katawan ng mga pasyente. Okay, so Dr. Tricia, what are the causes of cancer? So, ang maraming dahilan dahil sa cancer. Masasabi natin na 90% galing nga sa genes. Pero yung 90% na yon, basta na lang nangyayari. May 10% na namamana. Bakit tayo nagkakaproblema sa genes? Meron dyan dahil sa ating environment. May mga viruses na nagko-cause ng cancer. Isa na yung hepatitis B, yun yung liver cancer. Medyo maraming ganito sa Pilipinas. Ang number 2 cancer sa ating kababaihan ay cervical cancer. At ang human papilloma virus can cause cervical cancer. Meron ting Epstein-Barr virus that can cause lymphoma, which is the 3rd most common cancer sa mga bata. Maliban dito sa virus, nandyan din ang environment tulad ng radiation exposure. Alam ho natin yung mga nabomba sa Japan, sa Hiroshima, maraming bata doon na nagkaroon ng leukemia kahit na sila po ay nasa fetus pa lamang, nasa tiyan pa lang ni mommy. Or yung mga na-expose nung sila ay 1 or 3 years old. Meron ding pesticides din po and exposure to other drugs such as previous chemotherapy. So napakahalaga talaga ng environment, no? Ang what we're getting here is that we have to make sure that we are protected from elements of the environment that can actually cause cancer. Nabanggit mo na meron 10% na namamana. Pwede mo lang banggitin kung ano yung mga namamana? So, isa na dito po yung tinatawag po natin na tulad dito, sinasabi po ni Dr. Jorge Ignacio, yung mga nasa mutations po sa ating genes, sa cells natin, na important sa growth ng cell at important ho dun sa pagkapatay. May mga mutations po na basta na lang hindi namamatay po yung cell, divide na lang siya ng divide, nagiging cancer siya. Isa na po dito yung RB1 mutation that can cause eye cancer in children na tinatawag nating retinoblastoma. Incidentally po, ang Pilipinas ay nasa top 10 po sa pinakamaraming eye cancer sa buong mundo. At hindi ho natin alam, related ho ba to? Dahil marami po tayong namamanang genes dahil dito sa that can cause retinoblastoma. So parang sinasabi mo, yung gene na yan ay nasa magulang at siya ay pwede siyang maipasa sa ating mga anak. Okay, so yun ang sinasabi sa hereditary. At hindi lahat ng cancer ay hereditary. Kasi nga ang sinasabi ay 90% is caused by something in the environment. Sa araw na ito, meron tayong dalawang spesyalista. Isang pang-adult, yung ating adult oncology, si Dr. George, at si Dr. Tricia, sa pediatric hematology and oncology specialist. Ano ba ang age, ano ba ang ating cut-off? When do we refer to a pediatric oncologist and when do we refer to an adult oncologist? And then maybe you can tell us what are the top 3 for pediatric and the top 3 for the adult cancers. So sa pediatric po, from 0 to 17.999 pagdating na 18. Pero may tinatawag po tayong adolescent and young adult. Ito po yung mga mula 19 hanggang minsan hanggang 35 na may common yung mga cancer sa pediatrics and sa adults. So minsan nalilito, saan ba sila pupunta? Adult or pediatrics? But definitely, pediatrics po, 0 po hanggang 18 years old. Dr. George, so beyond that, sa yun na yun. So pagdating ng 18 years old, paakyat, napapapunta na sila sa adult. Okay. So ano ba ang common cancers for the adult population? What are the top 3? Ang top 3 sa mga adult, no? Sa mga may edad,
ang unang-una sa ating bansa ay breast cancer. Maniwala kayo. Sa hindi, compared sa ibang ASEAN na mga katabi natin, mataas ang breast cancer sa Pilipinas. Pangalawa dito ay lung cancer. Ayan ang pinagmumulan, lalong-lalo na sa mga kalalakihan. At sumunod yon, yung pangatlo ay colon cancer. Mabanggit ko lang, ma'am, no? Yung colon cancer, nung araw, nung kami nasa training pa, number 6 yun sa ating bansa. Ngayon, number 3 na sa ating bansa. Dadagdagan ko yung tanong, Dr. George. Ano ang top 3 sa babae at top 3 sa lalaki? Sa babae naman, ang unang-una rin, breast cancer, no? Tapos cervical cancer pa rin. Saka pumasok yung lung. Sa lalaki naman, ay unang-una yung lung. Pagkatapos ay sinusundan ng prostate, ng colon at susundan ng liver. I see. Pag-uusapan natin yan mamaya. But Dr. Tricia, for the children? Sa mga bata naman po, ang number one po ay leukemia. Ito yung cancer sa dugo. Susunod po ay brain tumor po, no? Iba-ibang parts ng utak may cancer. Then, pangatlo po is lymphoma, ang cancer po sa lymph nodes. Okay, so simulan na lang natin sa pediatric. Tell us a little about leukemia, Dr. Tricia. So, alam niyo po, sa Pilipinas, mga 120 per million children po ang nagkaka-cancer. So, ibig sabihin, no, kung may 42 million po tayo na below 19 years of age, we expect mga 5,400 new cases a year. Mga a third of this is leukemia. So, the most common leukemia po is yung acute lymphoblastic leukemia. And this is the one po that is curable, actually, up to 90% po sa US, sa Canada, sa Singapore. Unfortunately, iba po yung sitwasyon sa ating bansa na mapapag-usapan po natin mamaya, no? Pangalawa po ay brain cancer. Sa brain cancer po, ang pinaka-common po ay glioma. Ito po yung nagmumula sa kalagitnaan ng utak natin. Susunod po ay medulloblastoma, yung dito po galing sa likod ng utak natin. And then, pangatlo po is ang lymphoma. Ang lymphoma po ay galing sa kulani. So, pwede ho yung bukol sa leeg, pwede ho yung bukol sa singit, bukol ho dito sa kalagitnaan ng dibdib, kasi ho marami ho tayong kulani sa iba-ibang parte ng katawan. Dr. George, ano naman ang presentation ng mga cancer sa matanda? Sa mga matatanda naman, dahil ang unang-una ay breast cancer sa babae, karaniwan, ito ay may bukol, no, na nakakapa ng mga babae. Pero sometimes, no, hindi masyadong obvious yung bukol, makakakita lang tayo ng pagbabago doon sa ating sa suso ng babae, no. Maaring nagkaroon lang ng dimpling o parang pagkahatak ng balat ng inyong ano, ng inyong suso, o no kaya naman ay yung parang balat ng orange o yung kahel, ano? Nakikita natin na parang butas-butas yun, no? Yun ay parang prominence ng mga pores ng skin. At sometimes, nakikita rin natin na meron din na pagpupula ng balat ng suso. So, iyan ang hindi masyadong napapansin ng mga kababaihan, pero yun yung mga unang nakikita. At ang mahalaga kung nagkaroon din ng mga lumalabas sa pinakautong o discharge sa nipple, maaari rin itong sintomas ng breast cancer. Sana ang gusto namin masabi na sa ating mga kababaihan na ang bukol ng breast cancer karaniwan sa simula ay wala pong kirot o masakit na mararamdaman. Hindi po ito naghihintay na sasabihin natin, hindi naman ito masakit, kaya hindi ko kailangan magpag-konsulta. Dahil ang bukol po ng cancer ay wala pong pain. Hindi yun ang hihintay natin. Kapag nagkaroon na po ng pain, late stage na po yun. Ibig sabihin, meron ng naiipit na nerve o meron na babarahan na ugat, kaya nagkakaroon ng pain. So dun sa breast cancer, yun ang karaniwang presentasyon. Yung sa lung cancer natin. Sa lung cancer, ano, ang sa mga Pilipino, no, yung ubo na karaniwan, yung mga ubo natin, hindi naman lumalampas ng 2-3 linggo.
kapag lumampas ng 2-3 linggo ang inyong ubo, kumonsulta na agad. Baka mayroon pong ibang pinanggagalingan. Kapag kayo ay umubo ng plema na mayroon dugo, no? Karaniwan sa atin, mga Pilipino, ang sinasabi, mahina ang baga. O, kasi mayroon TB pala, no? Pero hindi karaniwan na laging yun ang dahilan. Kaya dapat makonsulta agad, no? Kapag sumasakit ang inyong likod, ayan, may kasamang sintomas din yan sa mga lung cancer. Kapag meron kayong napansin na pagbabago sa inyong boses, no, parang namamaos ang inyong boses, yan, maaari rin sintomas yan. Yan yung mga bagay na dapat kagad ay ikukonsulta ng ating mga kababayan agad-agad sa mga espesyalista. At yung pangatlo natin, liver? Ang pangatlo natin, ma'am, yung colon. Ay, no, colon. Yung colon, mm-hmm. No, yung sa bituka, yung large intestine natin, yung malaking bituka ho natin, no. Ang mga sintomas nito ay nauukol kung saan tumubo yung bukol. Magsimula tayo sa kanang bahagi nung pinaka-large intestine natin, kasi ang ating large intestine po ay magmumula dito sa kanan, pupunta sa may gitna, tatawid, papunta sa kaliwa, bago bababa doon sa tinatawag natin rectum, doon sa labasan ng ating dumi. No. Dito sa kanan, karaniwan po dito, hindi gaano agad nakikita o nararamdaman. Dahil dito po ay likido pa ang ating dumi. Kaya kahit lumalaki, nakakadaan pa rin ang ano't hindi bumabara. Kaya ito, ang sintomas nito minsan, ang napapansin ay madaling mahapo ang pasyente at medyo na nahuhulog ang katawan, wala pang sakit na nararamdaman, ano, walang constipation o anuman. At napapansin na namumutla o meron na siyang anemia. Ibig sabihin, meron pong mga microscopic o pagdurugo na hindi napapansin. Unti-unti kasi ito, kaya hindi gaanong napapansin ang pasyente. So, ito ang presentasyon sa kanang bahagi. Dito sa may gitna, meron itong nararamdaman kasi ng parang pagkatawag na ang sa ating mga kababayan, sabi nila parang hindi ako natutunawan at medyo parang lagi akong may hangin sa tiyan. Yun ang nararamdaman dito, no? Sa kaliwa, dito naman madalas ang nahihirapan ng dumumi kasi dito medyo solido yung dumadaan na, no? Medyo semi-solid na rito. Kaya medyo madaling magbara. Kaya naman, dito rin, makakapansin na mayroong pagdurugo dun sa dumi. No? Nakikita na sumasama ang isang mapula dun sa pagdumi natin. Minsan, ang pagkapula nito ay parang maroon o parang medyo may pagkapatay na dugo. Minsan ay mapula ang mapula, talagang bright red ang lumalabas. Kaya dito, mas madalas, madaling nararamdaman, kaya madaling nadadiagnose. Ang late nadadiagnose, itong sa kanan. Dahil medyo silent siya, ma'am. Ang malinaw dito, lahat ng binanggit niyong cancer, posibleng wala ka talagang malinaw na sintomas sa simula. Sa simula. Kapag sila lang ay lumala na, at saka lang natin nakikita ang sintomas. Ang PGH ay isa sa pinakamalaking ospital natin sa Pilipinas at alam natin na ang Cancer Institute ay isa sa pinakaluma na pinakamatanda ng institusyon na nag-aalaga ng cancer. Ilang pasyenteng inaalagaan niyo sa PGH? Sa Cancer Institute alone, ang aming census sa isang taon ay umaabot ng mga 70 to 75,000 a year. Kung makapapansin ninyo, halos yung numero ng mga new cases ay nilalampasan ng PGH, kumbaga sa census ng national census ng cancer. Kaya napakaraming bahagi ng mga cancer patients ay nasa Cancer Institute ng PGH po. Ilan ang bagong kaso doon every year? Every year, ang bagong kaso po ay nasa 25 to 30,000. Wow! Gusto ko lang paalam sa ating mga nakikinig na ang PGH ay mayroong close to 700,000 patients a year.
At narinig natin ngayon na 10% doon ay actually cancer patients. At so napakahirap kung 30%, 25,000, almost half actually ay bagong kaso. So ang tanong ngayon ay, at ang pinag-usapan lang natin sa araw na ito ay yung top 3. Hindi pa natin pinag-usapan yung lahat ng cancer na ating nakikita talaga sa PGH. Kadalasan ba ang dumarating natin sa PGH ay malala na o iba naman nagsisimula sila talaga na mild pa lang? Start muna ako sa pediatric cases. So sa pediatric po, we see 350 new cases a year. Ito po yung sa charity ward. So ito po yung mga pamilya po na mahihirap. Kadalasan po, pag dumadating po sila sa atin, medyo malalaki na po ang bukol, mga stage 3 or stage 4 na sila. Ang PGH po ang may pinakamaraming nakikitang eye cancer sa buong bansa. At I would say po, pinakamarami rin pong brain cancer sa buong bansa. So pag dumarating po sa amin ang mga batang may eye cancer, nagsisimula lang naman talaga to eh sa may bukol sa retina. So pagtitingin parang sa simula para lang silang may matang pusa dahil puti yung bukol. Pag nakita mo yung mata nila, pag na-flash mo ng camera, may puti din sa loob. Imbis na itim yung mata, may puti. Pero pag dumarating na sila sa PGH, ang lalaki na po ng bukol. May bukol talaga sila sa mukha. No? Or yung bukol pumasok sa loob ng utak. So nagsiseizure po sila o nagkukumbulsyon. So karamihan po ng mga pasyente po na pumunta sa PGH ay medyo malalaki na po ang bukol. Sayang kasi ang cure rate naman sana nun kung naanggapan ay more than 90%. Tanggalin lang sana natin yung mata o pag maliit na yung bukol, laser or chemo lang. Ang eye cancer, parang hindi natin masyado yung pinag-uusapan, no? Mm-hmm. Lagi natin lang napag-uusapan ang leukemia, ang pinaka-common kasi kaya yan ang pag-uusapan. Pero ang gusto ko malaman ngayon, meron ba tayong serbisyo na makikita sa ibang parte ng Pilipinas para tumingin sa ating mga pasyente na binabanggit mo? From leukemia to eye cancer. Oo. So, alam niyo po, may 41 na pediatric oncologist na po tayo sa bansa. Mga 40% hudunta na sa Metro Manila, mga 20% na sa Luzon, may mga 15% sa Visayas and Mindanao. So, kami pong mga pediatric oncologists, we work in private and government hospitals. And in government hospitals, may tinatawag po ang programa ko ang Department of Health together with PGH. Tinatawag po itong Children's Cancer Control Program wherein DOH provides free chemotherapy drugs to 13 government hospitals nationwide, including PGH po. So, halimbawa po, sa Mindanao may 4 po. Sa Visayas may Western Visayas. Sa Luzon marami, including PGH. So, pwede pong pumunta ang mga cancer patients na may eye cancer dito. Maliban dito, meron ding organisasyon ng ating mga ophthalmologists, no? Na para tumingin. Pero Dr. Tricia, meron tayong pupuntahan. Ang sabi mo ay kailangan ang maaga kasi ma-pick up ang pasyente. Kung sa eye cancer, sabi mo nga, pag kinuna ng litrato lang talaga ang bata, pwedeng ma-pick up. Yung ibang mas madalang, yung iba pang pwedeng bantayan ng ibang mga magulang para magsabi sa kanila na malamang may posibleng isang cancer ang isang bata. So yung eye cancer is a cancer ng yun. Developing retina. Okay. So ang age group niya between 1 to 3, maliban sa may puti sa mata pa na kumuha ng camera na may flash, duling, no, or banlag, or namumula ang mata. So, sa leukemia, anong pinakamaaga? Pinakamaaga sa leukemia na nakita ko ay masakit ang buto. Masakit kasi ang buto. Kasi ang leukemia po ay sakit ng blood, di ba? Anong blood ginagawa po sa buto. So masakit ang buto. Tapos namumutla at saka nagdudugo. Yung iba pang cancer? Ang brain cancer po, ito ho, medyo mahirap din itong ma-pick up. Kasi pag nagsusuka ka na at masakit sa ulo, minsan late na yon. So ang mga unang simptomas po ay, una ay pwede po na minsan masakit ang ulo pero ang bata po bumababa na ang grade sa school kasi hindi na siya makakonsentrate. Kung sa ugat, sa part ng utak, kung saan na for eyesight, mahina na po ang pagkita at nababangga. So ang sinasabi natin ngayon, napaka-importante ng well baby check-up or... Oo.
well-child check-up. Dahil kung alam mong normal ang isang bata at meron siyang bagong sintomas, dapat nating tinitingnan kung ito ay dapat magkaroon ng problema. Oh, okay, oh. So may network tayo para sa pediatric. What about sa adult? May network din ba tayo sa buong Pilipinas, Dr. George? Sa Pilipinas, merong mga dine-develop ngayon ang Department of Health na different regional cancer centers, no? Mula north hanggang south. So from north, meron sa Ilocos, sa Baguio General Hospital, sa La Union, sa San Fernando, meron din po dyan. Dito sa Luzon, marami-rami tayo dito kasi meron tayong Jose Reyes, East Avenue, PGH, National Kidney, meron din diyan. Pero sa Visayas and Mindanao, meron na rin po sa Cagayan de Oro, sa Cebu, ang Vicente Soto, sa Southern Philippines, at saka sa Davao Medical Center. At meron pa pong iba-ibang centers na ipuput up ang ating gobyerno para matugunan ang burden ng cancer sa buong Pilipinas. Sa ating batas ba, siguro pwede ito ng panahon para tingnan lang natin, pag-usapan natin ng konti kasi nagkaroon tayo ng isang batas para sa cancer. Sasagutin ba itong pangangailangan nito? Dr. George, ano ba itong ating National Integrated Cancer Control Act? Bigyan mo kami ng highlights. Ito po nga, ma'am, ang ating katugunan sa maraming mga suliranin ng ating mga pasyenteng may cancer, especially dun sa mga kababayan natin na talagang sasabihin natin ay walang pagkukuhaan ng pangtustos sa paggagamot. Kasi alam naman natin na ang cancer ay talagang kukuha ng malaking bahagi ng income ng isang pamilya kapag ito'y tumama. Karaniwan, nasasakripisyo ang hindi lang pagkain, pati yung pang-tuition, pati pagpasok sa eskwela ng ibang mga kapatid, ng isang, basta isa lang na merong cancer. Isipin na lang natin, paano kung yung tatay ang nagkaroon ng cancer, lalong bagsak dahil siya yung kumikita sa isang pamilya. Kaya kailangan po itong National Integrated Cancer Control Act. Una, ito po ay naglalayon na mapaabot kamay para sa ating mga kababayan ang mga gamot na kailangan nila. Kailangan natin na makontrol ang presyo ng mga gamot na ito at makaangkat tayo kung saan meron tayong makukuha na mas murang gamot upang mapaabot sa mas nakakarami. Dahil alam naman natin ngayon na marami nang may cancer, no? So, magsimula doon, tapos paano sila makakaabot sa mga ospital, no? Yun yung para tayo ay makapagsangguni ng maaga, kailangan yung ating tinatawag na PhilHealth o ating national insurance ay ma-cover din yung we call it the screening process, no? Kasi minsan kaya hindi na nga rin pumupunta kaagad ang mga kababayan natin, natatakot dahil wala rin pang bayad sa mga laboratorio, sa mga scan, etc., etc. Kaya nilalayo na rin ng National Integrated Control Act na pati itong mga ito ay magkaroon ng coverage, ma'am, para yung early detection ay maabot na rin, no? Masaklaw. Ganon din yung mga early detection and prevention hanggang sa umabot o humantong man sa kamatayan, eh merong coverage po itong National Control Act. Napakaganda nun kung ito'y talaga full implemented. Pero sa ngayon na hindi pa siya na-implement, sino ang tumutusto, sino ang nagbabayad ngayon para doon sa laboratory test ng ating mga pasyenteng may cancer? So sa pediatric, maswerte po kami dahil marami po tayong donors. So maliban sa PGH, may mga private and public donors po tayo. Banggitin ko lang na ang Bangko Sentral, for example, has been our partner since I think 2011 or 2012. So halimbawa po, pag ang pasyente po ay pupunta sa PGH at siya po ay may eye cancer,
Meron po kaming patient navigator. Ito po ay nurse na nakatutok po sa pamilya para hindi po siya nalilito kung anong gamot ang iinumin niya, para alam niya po ang clinic appointment niya sa ophthalmologist, no, sa amin, at minsan sa radiation oncologist kung magpapa-radiation siya. Ipapaliwanag sa magulang kung anong sakit at kung may nakakamiss siya ng appointment, ipa-follow up siya. Ito pong patient navigator, nakita ho namin, nakatulong ho talaga ito dahil nabawasan ho yung mga abandonment of treatment from 50%, bumaba na lang ho to 8%. Kasi ang mga magulang, meron na silang hope, no? Hindi nila feeling na napapabayaan sila, at may nagfa-follow up sa kanila kung nawawala sila. Ang nagbabayad po ng salary ng patient navigator ay isa rin hong hospital na partner namin sa Amerika, ang St. Jude Children's Research Hospital. Maliban po dito, ang binibigay po halimbawa na Banko Sentral ay chemotherapy drugs, minsan pambayad sa radiation. Ang Rotary Club ng Makati ay nagbabayad din po ng anesthesia ng mga batang may eye cancer habang nagra-radiation sila. May mga donor din po kami na tulad po ngayong panahon ng COVID, ang sumusundo sa pasyente at dinadala sa PGH kasi wala hong public transportation. So yun po, marami nagdo-donate. Para yan sa PGH, pero ang tanong ko ngayon, paano ibang mga pasyente na hindi naman pasyente ng PGH? Meron din ba silang patient navigator? At sino ang tumutusto sa kanilang pang laboratorio at saka chemotherapy? Sa pediatric muna tayo. Pediatric. So, medyo mahirap na tanong yan, no? Ang masasabi ko talaga is, ang PhilHealth, which is our social health insurance, has a 92% coverage sa ating bansa. And once a father or a mother is enrolled in PhilHealth, automatically all the children are enrolled. No, even if you're part of the informal sector, may mga avenues tulad ng DSWD and point of care, so that 92% of the population is covered. Unfortunately, 66% lang ng population natin ang alam na may PhilHealth coverage sila. When you are poor, PhilHealth has provisions for primary health care laboratories as an outpatient. Now, if the children or the families knew, they can avail of that po para matustusan sila. When you look at 13 pediatric cancers, there are PhilHealth case rates ranging from blood test, surgery, radiation, chemotherapy drugs that if they knew, they can use sa mga hospital sa probinsya. Okay, so parang sinasabi natin na number one, yung universal healthcare napaka-importante sa atin. Kasi pag ikaw ay sagot ng ikaw miyembro ng PhilHealth, then alam mo na pag nagkaroon ka ng cancer, meron talagang panggasto sa iyong cancer. Pero ang tanong ko ngayon, bago ka nagkaroon ng cancer, doon ang kailangan talaga siguro yung ating well baby for the children, at para naman sa matatanda na dapat talaga nagpapa-check up maski walang nararamdaman para maagapan sa simula pa lang. Ganon din ba ang situation sa matatanda, Dr. George? Merong pagkakaiba sa mga matatanda, ma'am. Kasi sa matatanda, unfortunately, no, yun ang kinalulungkot namin, hindi ganoon kalakas ang suporta ng mga donors sa mga may edad. No? Natutuwa ako para sa mga bata kasi talagang kapag naghahanap kami ng donors, madaling makakuha. Pero sa mga matatanda, parang dahil siguro na buhay ka na siguro ng matagal-tagalan, no? Medyo mahina ang paghatak ng donor. So, nagre-rely talaga ang mga matatanda sa unang-una, yan, yung universal healthcare. Dapat na-implement talaga natin yan, no? Paano ngayon sila? Anong gagawin nila? Paano makakarating? Doon papasok ngayon ang kakayahan ng ating mga local government units para ma-establish ang bawat health services sa kanilang sariling mga regions. Kaya nagkakaroon ng empowerment bawat regional centers ngayon para ang mga kababayan natin ay tumungo na doon. No? Kaya ang mga LGUs, dapat meron na ring awareness na ang sustainability po kasi nito ay hindi kakayanin on national lagi. Malaking bahagi sa success ng ating mga programa ay kung ang ating mga
LGUs, lalo na sa mga mayors, governors natin, ay malaki ang suporta sa mga ganitong mga proyekto. Dahil ito ang makakatulong para maaga nating makikita ang mga pasyenteng may cancer. Ang naririnig ko sa inyong dalawa, kung maisasagawa talaga ang Universal Health Care Act Law, sasakupin niya talaga yung pag-i-screen sa community at sasagutin pag sila ay nagka-cancer. Okay? Pero sa ngayon, ang naririnig ko rin sa inyo ngayon ay napakalaki ng tulong dapat ng private sector o kaya ng community para tayo ay siguradong mag-improve ang survival ng mga pasyente. Kaya ngayon, ang tanong ko sa inyo ngayon, ano ba ang factors kung... Kasi ang narinig ko sa inyo ay sa PGH, nakakapagbigay tayo talaga ng gamot. Kaya lang, late na kasi pag dumarating ang pasyente. Pero ano ang ating survival rate? Mag-start tayo siguro sa adult. Kung na-pick up siya ng maaga, ano ang survival rate? And then kung sa bata, na-pick up ng maaga, anong survival rate? Ano ang factors na nag-a-affect sa ating pagiging maigi o paggaling ng isang pasyente, Dr. George? Oh, kunin natin ang halimbawa ng breast cancer, ma'am. Kapag ang breast cancer ay maagang nakuha, ang survival rate nito sa stage 1 ay umaabot ng 90%. Kaya sana kung makukuha lang natin ng maaga lahat ang pasyente, unfortunately, lagi nating late na kukuha ang mga pasyente. Kaya po, nilalayon natin na magkaroon ng awareness ang mga kababaihan na laging magkakaroon ng mammography, no, taunang mammography kapag umedad ng 45 hanggang 70 years old, saka self-breast examination, ganyan, para laging conscious sa kanilang mga suso. Kaya umaaga lang natin makukuha. Kaya po, dahil sa ganoong problema, naisipan namin sa PGH Cancer Institute na magkaroon kasama ang Hari Foundation o Hyundai arm na foundation po, ay magkaroon ng isang van na nandoon ang mammography, ultrasound at pwede na rin kami mag biopsy, pumupunta po ito sa mga barangay. Kasi hindi nga po nagpupunta ang ating mga kababayan sa ospital. So, minabuti namin na mas mabuti tayo na ang pumunta sa mga barangay. Kaya po, yun ang nangyayari ngayon. Meron po kaming van ngayon na merong ganong mammography para maabot sa ating mga kababayan. So, ang mensahe talaga, screening at saka early diagnosis para gumanda talaga ang survival. Ganon din ba sa iyo, Dr. Tricia? Oo, so may dalawa kami examples. So, ang first example ng early diagnosis is the eye cancer. So, nung tinignan namin yung data namin from 2008 to 2012, ang survival rate lang mga 20%, no? Kasi may mga 50% doon, sana gagaling pero nag-abandon sila. So, nung nagkaroon kami ng navigator, inayos namin yung protocol, PGH protocol, and a multidisciplinary team, no? Ang stage 1, 90% cure rate. Pareho na rin siya ng Amerika. Pero ang stage 3 and 4, mga 50% chance. Ang stage 4, mahirap na talaga. So next, ang example namin is the leukemia. Alam mo, ang leukemia po, nung 90% ang cure rate nga niya sa US, sa Singapore, and sa Europe. So nung year 2000 to 2005, based dun sa presentation ng leukemia patients namin, ginamit namin ang protocol ng US. Unfortunately, kasi ang mga pasyente natin, payat. At pagkatapos, marami silang micronutrient deficiency din. And then, ang mga bahay naman nila, dikit-dikit. So, pagkatapos natin bigyan ng chemo, ang dami sa kanila yung kaka-pneumonia at kulang din yung dugo. So, recently, sa international scene, na-realize nila na we cannot just simply adapt yung mga first world practices sa situation, sa context po ng Pilipinas and other low middle income countries. So may mga protocols po na adapted to the supportive care existing in low middle income countries. So there is one regimen that was proposed in 2010 yata. And PGH is one of the first in the world that used it. There's also one other African country and one Latin American country. And we have shown
that our one-year overall survival rate went from 30% to 70% using this chemotherapy that is adapted to situations where you have malnourished patients, when there is lack of blood, and when there's the access to antibiotics or to travel to hospital may be a problem for the families. So two lessons natin, kailangan talaga yung patient navigator. At pangalawa, we cannot just copy what we get from the developments. We have to come up with our protocols. With the COVID times now, what are the challenges? Sa mga adult, malaking bagay po dahil ang mga sintomas, lalo na lang cancer po, kung ano mang cancer na nakaabot sa baga, ay naka-overlap doon sa sintomas ng COVID. So yung hirap huminga, ganyan, ubo, no? So kapag nag-fill up pa lang kayo ng form, makikita doon, mayroong ubo, may check na kayo. Diba, edi may screen na kayo for COVID yun. So ito yung nangyayari. So kaya bago sila makarating sa kanilang konsulta, ay na-i-screen muna sila for COVID. No? Kaya humahaba ang proseso. Kaya ito ang malaking challenge sa amin kung paano namin mapuputol yung mapapaiksi yung kanilang screening na ito. Kaya ang malaking bagay, ma'am, yung dapat ipaliwanag dun sa mga nandun sa frontline ng screening na ito ang mga pasyente namin, talagang meron silang ubo dahil sa ganitong sitwasyon nila doon sa cancer. Yung pagkonsulta, Dr. George? Yun pang po, yung pag makarating muna sila doon sa ospital. Dahil nga sa lockdown, marami sa kanila ang hindi pinapayagang lumabas man lamang ng kanilang komunidad. Kaya nagkaroon ng pagpapahirap sa kanila for ilang buwan na delay ang mga paggagamutan namin. Kaya po yun, nagkaroon ngayon ng telemedicine sa PGH. Kaya nagbubukas na rin kami at yun nga po, nagkaroon na rin ng pagbabago ang mga pagkonsulta sa Philippine General Hospital. Ganun din ba sa bata, Dr. Tricia? So yes, ang profile kasi ng pasyente namin sa pedya po, mga 40% is Calabarzon. Tapos, marami rin may mga Visayas and Mindanao din. So, ang setup po namin sa PGH is we need halfway houses. Ang halfway houses po are free houses wherein the parent and the child can stay free food, free lodging. And they are located within 1 kilometer from PGH. And these are donated by foundations po. And I think pwede kong share sa inyo yung information. So, there are about 20 families po doon or 30 families. So, may walang social distancing. So, nung time ng COVID, kailangan ho namin pauwiin yung iba, no? And then, hindi rin makapunta yung mga uwian dahil nga ho walang public transportation. So, ang strategy na ginawa po namin is we have to now shared care with oncologists in government and private hospitals in Cavite, Batangas, Laguna, Bataan, Pampanga, La Union, and also sa Mindanao din po and then sa Leyte. So that meant that, unang-una, minsan tutulungan ho namin through the private donors paano ihatid mula from the halfway house papunta ho sa bahay nila. Then, paano ho namin papadala yung gamot dun sa oncologist nila sa Batangas o sa Laguna? So, may mga network din ho kami ng volunteer military or volunteer private donors. Kasi po, kahit na government hospital din sila, the access to chemotherapy drugs po is not as good as in PGH for many factors. So, yun po, public transportation, shared care, telemedicine din po, no? So, ang talagang naging challenge sa atin ngayon is the travel of our patients going to the hospitals and checking with the doctors. At natutuwa naman tayo dahil may telemedicine tayo ngayon kung saan ang pasyente ay pwede talagang magtanong by phone or by the internet kung sila ay dapat magpakonsulta talaga sa ospital. Napaka-ikli ng ating time. Alam mong nakikita ko dito no, sa kahalagahan ng cancer, kailangan natin talaga pag-usapan siguro yung, maski top 10, dapat hindi tayo mag-limit sa top 3, no? Narinig ko kasi yung mensahe na kung mapag-uusapan lang natin yung early signs ay mag-i-increase ang ating success rate or cure, or not even cure,
to 90%, survival to 90%. So siguro dapat yan ating isusunod na episode na pag-usapan lang talaga ang bawat cancer, ano ang early signs para yung kanyang survival mag-increase from 20 to 90%, lalong-lalo na ngayon na meron na talaga tayong batas. Siguro last few messages from our guests, at let me start with Dr. Tricia, your message to the doctors and maybe to the general public. So ang message ko po ay ang childhood cancer is curable when detected early. We don't know what causes childhood cancer. Hindi po siya smoking or cigarettes related to lung cancer or lack of vegetables leading to colon cancer. We don't know what causes childhood cancer. But what we know is that if we detect it early, it can be cured. And so I would like to also mention that I'm very happy that we have a cancer law, because the cancer law states that if we just make interventions in multiple aspects, number one, having shared national protocols, number two, having a registry, number three, having financial protection, number four is advocacy, right, through the media. What are the early signs and symptoms of cancer, and where should we bring our children for checkup? All of this altogether, interventions will increase our cure rate. Dr. George? Ito po ay isang maiksi na lang ng mensahe. Ang cancer po ay pwede nating labanan. Sama-sama lamang tayo ay magtutulungan, hindi lang doktor, pati kayo, lahat ng mga pasyente, pribadong sektor at gobyerno, lahat po tayo, kahit ang media, kasama po natin lahat. Kapag tayo nagsama-sama, kaya natin pong sugpuin ang cancer. Despite the present pandemic, cancer remains a national health priority in the country, with significant implications for individuals, families, communities, and the health system. With the National Integrated Cancer Control Act, PhilHealth will expand its benefit packages to include primary care, screening, detection, diagnosis, treatment, supportive care, survivorship follow-up care, rehabilitation, and end-of-life care for all types of stages of cancer in both adults and children. Maraming salamat, Dr. Tricia, Dr. George. Marami kaming natutunan sa cancer sa araw na ito. At sa lahat ng nakikinig sa araw na ito, ito ay kalusugan ay karapatan.